Hi guys! So, kamusta po? Ngayon ay may ginagawa kami dito sa likod. Mga campaign materials ni Papa. Ito kasama ko si Kuya Alvin. Kuya Alvin! Hoy! So, ngayon, ginagawa namin to sa mga taga San Jose Occidental Mindoro po. Humingi po ako ng tulong sa inyo. Suportahan niyo po si Papa. Ito yung tarpaulin na ginagawa namin. Oh. Oh, ngayong May po, 2022. Tatay ko, Sunny Javier, humingi po ako ng tulong. Matagal-tagal din ako hindi nakapag-vlog dahil syempre, mahirap din mag-isip ng content. Ang vlog natin ngayon, guys, ay yung kinoment sa akin ng isang subscriber natin. Meron siyang sinuggest na gagawin natin content tungkol sa mga preparation bago ipastad ang aso at yung mga pag-aalaga. So, syempre, iba-iba rin tayo ng diskarte, ng pattern. Shoutout nga pala kay Kyle from Cebu. Natouch lang ako kasi nag-message talaga siya sa akin. Hindi rin siya nakakapanood ng vlog ko kasi wala pa rin kuryente hanggang ngayon sa Cebu. So, sana magkaroon na po ng kuryente dyan at maayos na rin yung bahay nyo. Ingat kayo lagi dyan, Kyle, ingat. At ngayon, guys, i-update ko na rin kayo kay Bella. Andun siya, oh. So, tara, samahan niyo ko, papakainin ko. So, guys, yung pinapakain ko kay Bella, hindi pa ako nagdadagdag kasi ano pa lang naman. 8 to 10 days ago pa lang yung stud, yung last stud ni Bella. Regular quantity pa rin ng pagkain. So kung mapapansin nyo, binalik ko siya sa maliit na cage ulit. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo kung bakit. So, papakainin ko muna siya. Girl! Up. Tara lang. Tabi, matatapon. So, gusto ko nga lang po pala magpasalamat sa mga viewers natin dyan. Maraming salamat po kasi 10K na po tayo. At kung hindi dahil sa inyo, eh hindi ko po maabot syempre tong 10K. Hindi naman pwedeng ganun-ganun na lang yun. Dahil bago matapos tong buwan ng January, magpapa-raffle po ako. Hintay-hintayin nyo lang. Abang-abangan. Hindi pala raffle. Giveaway. So, hintayin nyo po yung giveaway ko by the end of January po. Promise. Yung topic natin for today's vlog, pag-uusapan natin ngayon yung mga dapat nyong malaman, preparation bago ipa-stud ang aso, at yung mga proper care pagkatapos. So, itong si Bella, hindi pa naman sure to kung mabubuntis to. Wala naman makakapagsabi. Pero ipapakita ko sa inyo yung way na alam ko. Yung mga information na nalaman ko sa internet, sa mga kakilala kong breeder, at sa mga own experiences ko. So tara, start tayo. Alamin nyo yung right age ng aso for mating. Ako kasi, para sa akin ha, or tanungin nyo yung ibang mga breeder na kilala nyo, para sa akin, 1 year up, pwede nang ipastad yung aso. Nag-hit si Bella 1 year and 2 months, pinastad ko na. Para sa akin, okay na yon. So ngayon sa inyo, kung susundin nyo yon, nasa sa inyo. Pero wag niyo lang papa-stud yung aso ng 1 year below yung iba, mga 8 months ganyan, lalo na yung mga small breed pinapa-stud agad eh. Against na ako doon, wag naman. Number 2 na tip, make sure na active po ang aso nyo. Hindi naman po yan nakakulong lang diyan, tapos hindi niyo nilalabas, hindi niyo man lang pinapatakbo, then hihintayin niyo lang mag-hit para ma-breed. Hindi ko po masasabing naka-mindset yung aso nyo for pregnancy pag ganun. Kadalasan ng mga ganung aso na i-stress talaga sila eh. Kaya dapat make sure na happy rin ang dog nyo, nakaset siya ng mentally and physically. Number 3, importante rin po na iset natin yung katawan ng aso natin. Hindi naman po pwedeng bago nyo pa-stud sobrang taba or hindi rin naman pwedeng sobrang payat. Kasi pag sobrang payat ng aso, may chance na bago pa makuha ng mga puppies yung nutrients, syempre yung katawan muna ng female dog yung makakakuha ng nutrients kasi nga sobrang payat niya. Ito yung kay Bella, saktong-sakto lang oh. So, ano pa lang yan, 8 to 10 days ago pa lang yung last stud niya. Hindi pa makikita yan, nasa 1 month pa malalaman kung positive siya. Bago mag-hit si Bella, tumatakbo kami lagi na to, lagi kong winowalk. Kasama ko lagi to pag umaalis kami, punta ng beach, sa bukid. So, ayun, natutuwa naman ako at nag-hit din siya ng 1 year and 2 months. At isa pong tatandaan nyo, kapag po nag-hit ng aso nyo, kailangan i-deworm nyo na to at paliguan nyo. Pwede nyo siyang paliguan sa first day ng hit. Or pwede nyo rin siyang paliguan before stud. Pwede rin yon. Kasi pag na-stud yan, hindi po muna siya pwedeng paliguan dahil pwede itong mag-cause ng stress. Ayun nga po, huwag nyo muna siyang papaliguan after stud. Kaya paliguan nyo na before stud. Yun lang po yung mga dapat nyo malaman before the stud. So ito naman si Bella, napa-stud na namin noong December 27, 29, and 30. Ang date ngayon ay January 7. So ito siya ngayon, dito ko muna siya nilagay sa maliit na kulungan. Advice din sa akin ng mga ibang kakilala ko, naisip ko naman, baka ma-stress siya dahil maliit itong cage niya. So dun ko muna siya nilagay sa malaking cage nung una. Ang problema, nakakatakbo-takbo siya, nakakalundag-lundag siya, yung tumatayo siyang ganun sa cage. Nabahala ako, baka kasi mangyari na naman yung nangyari dati dun sa aking husky. Nung pong nagkaroon ako ng alagang husky sa Baguio, dalawang beses ko siyang pina-stud, yung cage niya kasi mataas pa dito.
Talagang lumulundag-lundag siya, paikot-ikot, sobrang likot. Dalawang stud po, hindi nag-take. Pangatlong stud, nag-false pregnancy. Then, pang-apat pong stud, nilipat namin yung husky sa maliit na cage, mababa lang, hindi nakakalundag, hindi masyado nakakagalaw. So, nag-take po. Yun yung experience ko. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko muna si Bella dito sa luma niyang cage. Although, sanay naman siya dyan, hindi naman siya na-stress dyan. At least, 3 weeks to 1 month. Kapag 1 month na at nakita na talagang buntis siya, dun ko palang siya ililipat sa mas malaking cage niya. Importante rin po na, huwag niyong ipapa-stress ang aso niyo. For example, nilagay ko siya sa maliit na cage. Pagkatapos nainitan siya ng araw, marami pong pwede maging cause ang stress, hindi lang po paglagay sa maliit na cage. Halimbawa si Bella, sanay naman siya, wala namang problema yan. Kaya ito, nilagyan ko ng halaman dito para hindi siya masyadong mainitan sa araw. Then yung dito, nilagyan ko ng parang kisame sa taas para hindi siya makalundag-lundag. Marami po kasing form ng stress eh. Halimbawa, nilagay ko siya sa environment na maraming mga sasakyan sa gilid, maingay, hindi siya makatulog, o kaya may mga pusa ang pag-alagala dito eh, kasi ito, galit sa pusa to. So, may stress siya dun. Kaya, make sure lang po guys na iwasan nyo yung ma-stress yung aso nyo, lalo na from after stud, at least 1 month, medyo di natin ingatan yung mga aso natin. So, pag nakita nyo naman na nag-positive na yan, medyo lumaki na yun siya, namagaan na yung mga nipples niya, so may chance positive na yan. Pero hindi ko po sinasabing lahat ng mga sinabi ko, yun yung magiging susi para maging buntis ang ating mga aso. Kasi yung aso kong husky, nag-false pregnancy yun. Lumaki ang chan, nagkagatas, naghukay-hukay after 65 days. Then hindi rin po nabuo. So marami po talagang pwedeng maging theory or bakit ganito, bakit ganyan. Every breeder po, marami silang mga factors na pwedeng i-consider at marami silang mga kanya-kanyang technique. So para sa akin po, dito sa part na to, shinare ko lang yung alam ko. Pwedeng may makuha kayo, pwedeng hindi kayo maniwala, pwedeng mag-comment kayo na, ay mali yan, ganyan-ganyan. So ito po, shinare ko lang talaga. At syempre, nami-miss ko na rin kayo at matagal-tagal din ako hindi nakapag-vlog, 1 week na rin mahigit. Pero bago ko tapusin tong video, shoutout ko muna lahat ng mga viewers natin dyan. Shoutout kay Christine Coy Balanza from Marinduque at ang BM niyang si Evox. Third Rivera at ang BM niyang si Cooper. Juanito Sopeña the second from Candelaria, Quezon at ang BM niyang si Baki. Jeff Galeos. Marion Kyle Gamarcha at ang BM niyang si Maru. John Wesley Real from Premanalayan. Occidental Mindoro, kababayan natin to, from Mindoro din. Franklin M. Pedrado from Guimaras at ang BM niyang si Astra and Kobe at sa M. Pedrado family. Jocel De Los Reyes, Lawrence Emerson Rasalan, Roland Casaul from Oriental Mindoro at ang Belgian niyang si Polka. Trustworthy, nag-comment po siya, salamat sa'yo bro, number one fan daw since day one, salamat. Mark Prince Batakan at ang BM niyang si Stella. Melchen Gabriel Espinosa.